What's up guys? What's up mga kabasketball? So, nandito naman po tayo sa another episode ng ating shoe review. I-review po natin ang Anta KT 5 High ni Klay Thompson. So, by the way, I'm Johan Noble. At sa mga bago sa channel na to, paki-like, share, and subscribe na rin po. At paki-click na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga future reviews. Start po tayo sa traction. Ayan. Ang traction ng KT5 ay parang fingerprint. Okay? Durability. Mag-start tayo sa durability. Napaka-kapal. Napaka... Tingnan po ninyo. Ayan. Napaka-kapal. Napaka-lalim ng grooves. So, durability. Tatagal at tatagal. So, ito pong gustong-gusto ko sa Anta. Sa Li-Ning, no, mga Chinese shoe brands na napaka durable po ng kanilang outsole at halos maganda rin po yung kanilang mga rubber compound dahil napakaganda ng mga traction. Okay, so palagay ko tatagal siya kahit outdoor use, palagi isang laruin walang problema. Okay, ngayon i-review ko siya ng isang beses ko pa lang siya na ilaro sa dusty na wood tiles na court. So, ito po yung aking impression sa kanyang traction. So, ang traction niya, upon breaking in ko pa lang doon sa dusty court. So, may kapit siya. May una, walang squeak. Nung patagal na patagal, nagkakaroon ng mahina na squeak. So, hindi ko pa masabi kung magbabago pa yon, pero mayroon siyang little squeak, and then yung kapit niya is average. Nagpipick up din siya ng dust, pero madali rin siyang linisan, kaya konting wipe lang, good to go naman. So, pero ang impression ko na yon ay isang game lang po, kasi sa situation ngayon po, mahirap tayo magkaroon ng mga games o mga pick-up games lang na konting papawis-papawis lang, yan lang yung nagagawa natin sa ngayon. Okay? So, traction niya sa ngayon, i-rate ko siya ng 8 out of 10. So, i-update ko rin po kayo guys kung meron akong update doon sa initial na review ko na to. Okay? Pagdating sa cushion, ang cushion, ang midsole na ginamit ay tinatawag nila na flash foam. So, kung pipindutin natin, malambot po siya. Okay? Yung, ayan po, malambot. So, partially cage lang ng konti at dito at full length po siya na flash foam. And then, mayroon siyang plate dito for stability ng midfoot. Yung flash foam po ay talagang flash, no? Average, mayroong bounce, good amount of, I would say, good amount of impact protection. So, okay yung mga heel strike, makakatulong yung ganda ng kanyang midsole. Initially, ngayon, sa isang game na nagamit ko to, i-rate ko siya ng 8 out of 10. Okay, pagdating sa upper, ang upper na ginamit ay knit, no? So, maganda yung upper niya. Yun nga lang, medyo makapal. So, yung ventilation, yun yung hindi maganda dito. Plus, dito po yung nakapatong doon sa laces, no? Added init po ito sa akin at added weight. So, kahit wala po ito, palagay ko laces will get to the job done sa lockdown. So, kahit wala ito, mas parang kung ako titingin, mas maganda pa ako naka-laces lang siya. So, traditional lacing system, flat, and then mayroon siyang yung kanyang kinakabitan ng laces. Kung makikita niya na huhugot-hugot ko siya. So, nakarekta siya dito. So, for lateral stability. So, okay yung kanyang support and lockdown. And then, average din po yung court feel. Hindi siya ganun kababa. At hindi rin siya ganun kataas. And then, mayroon siyang internal TPU counter. And then, high cut. Maganda yung Achilles pillow. Well-padded yung tongue. Half booty yung tongue.
Overall materials na ginamit maganda, yan nga lang yung ventilation po. Yun yung nakikita kong doon sa inyo. Dahil doon dito na ginamit, at the same time hindi siya manipis yung material na ginamit. Pero nagko-conform naman sa paa. So malambot naman siya, yun nga lang medyo may kakapalan. So materials, i-rate ko rin po siya ng 8 out of 10. So siguro pag na-break in to, mas lalambot, mas gaganda yung pag-ayon dun sa paa. So tingnan natin. And then, support in lockdown, wala akong nakitang problema sa ngayon. Supportive yung material. Yun po. Siguro sa ngayon, ang initial review ko ng Anta K85, nakita ko lang na ayaw ko dito ay yung sobrang taas nito, no? Or siguro hindi ako sanay sa high cut. May high cut kasi ako, yung ano lang, yung Soldier 11. Tapos karamihan ng ginagamit ko po ay mid and low cut. Kasi ayaw ko po nung may ankle restriction. So parang dahil siguro sa edad ko na 40, nagbabasketball pa ako. So ayaw ko nung may restriction pa dun sa movement ko kasi medyo mabagal na. So mas maganda na ginagamit ko, mas comfortable na gamitin para sa akin lang naman ay yung mid and low cut. So yun ang napansin ko nung ginamit ko to, parang maganda yung maganda siguro para sa iba naghanap ng ankle restriction, pero sa akin lang na experience, ayaw ko ng ganong feeling na parang sakal na sakal yung sa aking ankle area. So yun lang po, rapid things up for a price of 6,295 ata ito sa ngayon. So makukuha mo na yung good amount of bites, attraction niya, may little squeak, yung durability nandun, sulit na bilhin dahil tatagal po yung outsole. Yung materials niya, premium looking yung materials, yun nga lang medyo makapal. Watch out sa ventilation, support in lockdown, wala akong naging issue pa. Ankle restriction, napakaganda kung gusto niyo ng protection dun sa ankle area. So, makukuha nyo to dun sa Anta K85 High. So, yun lang po about sa sapatos na to. Kung gusto nyo po yung sapatos na to, mas maganda, isukat nyo. Isa pa yung feet, a little bit long. So, nag-9.5 ako, pero malaki yung allowance dito sa toe area. Hindi ko alam sa ibang Anta kasi matagal-tagal na po ako hindi nakabili ng Anta shoes. So, bala kong bilhin yung low cut nito. Inaantay ko lang po na lumabas yung gusto kong colorway, yung black and white. So, wala pa po dun sa store na gusto kong bilhan. So, sana magkaroon tayo na at makompare natin yung fit. So, pero sa fit, kung kayo ay regular footer, okay na okay ito. Pag white footer, medyo slim siya. So, watch out for that. So, mas maganda isukan nyo. So, yun lang po all about sa Anta K85. So, kung kayo naman po ay mayroong experience sa sapatos na ito, pakakwentuhan naman po kami. At paki-share na rin po yung videos para lumawak po yung channel natin at makapag-review po tayo ng mas maraming sapatos. Okay? So, yun lang po. God bless. Stay safe and God bless everyone. Mabuhay! I'm gonna be a